Sa lipunan ay may pagkakataon sa edukasyon, lalo namang limitado ang oportunidad sa kanilang mga nasa bilangguan. Laya ma'am, nakuha lang ko sa akong barkada, napasabay. Ya, lahi na ilang binuhatan, wala na po kabalo na mo na ito, nadakpan, nag-appel sila ang dakop. Sa kaso niyo? Drugs. Maraming bagay man ang sa kanila ay nawala, may naiwan pa rin namang pag-asa sa kanila na darating ang araw na sila ay makapagbabagong buhay. Para po ang paglaya ng ma'am, kaluyan, maka-apply may trabaho, makapuan may sa ano, ang community ma'am, para pili na po may mabalik ang mga kuan ma'am, mga anak na kuan mo pamaligya sa mga drugs, about sa drugs. Pero naman mga tarong trabaho. Dito sa Tagum City Jail, nasa 40 persons deprived of liberty ang binibigyan ng pagkakataong mag-aral sa ilalim ng alternative learning system ng pamahalaan. Importante ang edukasyon para sa ilaha kay through the education, maka-learn sila, maka-gain sila knowledge, maski naa sila din hiya sa sulod, dili ko lang ma-feel na, ay, dili sila belong. So at least man lang, maski nasa dria sa city jail, nakakulong, maka-gain gihapon sila knowledge through the alternative learning system. Dahil nga wala silang kalayaan, marami silang kailangang kagamitan na hindi nila makukuha kung sila lang. Kailangan nila ng tulong natin para sa kahit na maliliit lang nilang pangangailangan. Ang nasa rin kailangan instructional materials na ilanggod kami doon. Because our mobile teacher or us, because I'm a teacher myself, we do kailangan i-create instructional materials na ituitin nila na practice para sa masahat, para sa sulatan, mga projects sa pwede na ito'y pasa sa Welcome MCGI, one of our stakeholders who sa tuwang Adapt a Cell program. They will be giving us this mga food packs, mga hygiene kits, t-shirts, and also the printers. Daw kayo siyang tabong ma'am kay, siyempre, ni mag-klase, may magpa-answer, ma-answer sheet. At least na may magamit na mga magamit para sa ilaha mag-print ng mga documents, especially sa mga forms, magamit nila kay wala man yun din sila yung kwarta yun. Ang kanilang kalagayan ay pagkakataon natin upang maiparamdam sa kanila ang awa ng Diyos na ipinadama at itinuro niya sa atin. Pagka ikaw pala nagbihis ka ng pusong mahabagin, mapalad ka. Bakit? Ikaw man kahahabagan. Ay, di, ganyan lang naman ang isipin mo. Hindi ka magdadalawang isip maging mahabagin eh. Bakit? Eh, ikaw din kahahabagan eh. At alam mo yung awa na itinuturo na yon, yung pagkamahabagin, dahil ang amay maawain,
Laki-laking benepisyo niyan. Masarap po sa feeling na makatulong po sa mga nangangailangan po dito. Dito po na iba kasi hindi ka po masyado mga galaw na yung free. Kasi dito, may mga mabubuting bagay po na natatanggap tayo sa araw-araw. Sa amin po, pangungunahan na namin kayo agad. Ang dapat niyo pong pasalamatan ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salita't mabubuting gawa, Kristiyano ako, Kristiyano tayo, MCGI. Thank you.